So mga kabanat, ang part ng video na ito ay ang nagsasalita si Mon Abria. Si Mon Abria ay siya yung CPA na laging tumutulong kay Senador Gordon sa pag-analyze patungkol dito sa isyu ng Farmali at sa iba pang mga katransaksyon nito paging sa PSDBM na transaksyon. So ayon kay Mon Abria, napakaraming mga hindi maipaliwanag itong Farmali. At makikita nyo mga kabanat dito na itong si Juan de la Cruz pala, mag alias code lang ako, ay halimbawa itong pag-create nila ng Farmali. Ang Farmali kini-create nila, kasabay din nag-create sila ng iba't ibang mga pangalan ng mga negosyo na naghalos sila din naman ng nag-usap-usap. So madaling sabi sa aking tingin dito ay talagang ginamit nila itong pandemya. Ginamit ito sa pamamagitan dahil siguro nila yung nasa gobyerno, siguro medyo malakas sila, ay ginamit nila para makakuha ng malaking halaga. Kaya tingnan mong nangyayari, si Juan de la Cruz hindi walang papilis. Si Pedro walang hindi maipaliwanag yung papilis, hindi maibigay. So nakikita nyo kasi pag ilabas nila lahat yung mga dokumento diyan ay makikita talagang totoo kung anong nangyari. Kaya lang medyo malugmamatigasin. At saka ang problema kasi mga kabanat din, hindi rin nakipagtulungan itong ahensya nating gobyerno, lalo na itong BIR, tila matagal din. Halos ayaw din makipag-ano. Sinabi ni Senador Gordon kanina na tila ang BIR wala rin, ayaw din makipagtungan. So doon pa lang makikita mo na may iwan ko lang. Hindi ko na pangunahan, pero siguro alam niyo na ang ibig ko sabihin mga kabanat. So panoorin niyo itong pagdi-discuss ni Mon Abria sa kanyang slide kung saan makikita niyo dito kung gaano kalaki yung nawalang pera sa ating bansa. So panoorin niyo. Bagamat siguro napakinabangan, pero ang ilan ay talagang napunta sa wala. Dahil nga sobra-sobra yung ano. So ito. Sharing now the slide. So base po sa mga dokumento na forward ng ating Senate Blue Ribbon Committee at sa mga dokumento na hindi na bigay ng Farmali at ng kanilang mga officers, ito po ang ating lumalabas na estimated total deficiency na maaari naman pong pagtibayin ng ongoing na BIR audit, Mr. Chairman. So umabot na po sa 6.3 billion ang estimated total deficiency, kasama na po ang penalties, ang surcharge at interest. Ang major assessment po o items po nakasali dito, yung 7.3 billion ang supported purchases, kasama na rin po dyan yung ibang expenses at donation na hindi pa rin po na suportahan o nagkaroon ng mga dokumento para pagtibayin kung ito ay valid or allowable ng ating tax code. Mamaya po ipapakita din natin. Kung nang ganyan lang po, lamang. Pag sinabi niya sa tax agency, yan ang kakulangan nilang dapat bayaran sa BIR. Tama po ba yan? Yes, Mr. Chairman. At pag sinabi niya 7.3 billion ang supported purchases, yan ang hindi nila mapakita yung dokumento kung saan galing nila binili yung pera, saan galing yung perang pinambili. Tama po ba yan? Yes, Mr. Chairman. Salamat po. So, base po sa ating mga previous hearings, binigyan po natin sila ng pagkakataon na isumite yung mga dokumento. Pero ang naging basihan po ng mga assessments na ito, yung mga information din na nanggaling sa BIR, sa mga sinubit din ng Bureau of Internal Revenue. At mapapansin din po natin, meron din pong karagdagang 1.3 billion na undeclared sales o hindi na deklarang sales sa PSDBM. Ito po ay base dun sa kanilang delivery receipt na sinumite naman ng PSDBM at kinumpara sa nasa audited financial statements. At dahil dun sa 1.3 billion na hindi na deklarang sales, lumalabas meron din hindi na deklara o kulang yung inventaryo na supposedly ay ibinenta sa PSDBM. At kasama din po dyan ang 3.9 billion na kinlaim na
lot of all purchases, pero wala din po mga supporting documents, kaya ito ay sinama natin sa assessment, Mr. Chairman. Ito po yung tinutukoy ko na... Go ahead po. Base po doon sa delivery receipt ng na sinabmit ng PSDBM, umabot po sa 8.8 billion ang na-deliver na goods or binenta sa PSDBM ng Pharmacy. Pero sa kanila pong audited financial statements, nasa 7.5 billion lamang po ang kanilang nadeklara. At ito po ay naging basihan ng ating 1.3 billion unreported sales ng 2020 at 1.3 billion unreported purchases. Kasama din po yung dineklara nilang ending inventory, pero hindi naman po natin nakita sa warehouse o walang dokumento na nagpapatunay na meron pong inventaryong natira mula sa kanilang mga suppliers. Then, kung maaalala nyo po sa previous hearings, pinresenta po natin yung sinasabi nating unsupported purchases, kung saan nabanggit natin ang kanilang major suppliers na si Acme at si Evermore. Ito po ay base sa summary list of purchases at importation na nanggaling sa Bureau of Internal Revenue, Mr. Chairman. Pero base po sa ating pag-aaral ng mga dokumento na napadala sa atin, dito po lumalabas, Mr. Chairman, na yung tinutukoy na Acme at Evermore na supplier ay mga bagong kumpanya din po na narehistro lamang kasabay sa same na buwan kasabay ng Pharmacy noong 2019. At hindi rin po wala din po tayong dokumento nakita kung sila po ay talagang lehitimong supplier, dahil wala din po silang record na sa base po dun sa isinumit ko ng BIR, wala din po silang record. So meron 3 billion na purchases mula kay Evermore, at ang lumalabas na partners base sa kanilang registration noong September 17, 2019, Mr. Chairman, ay ang mga nagngangalang Teresa Naindre at Sylvia Gerangke. At sa Acme Pinakel naman po, Melanie Busime at Roxanne Serintas, na nag-supply sila ng 273 million purchases. Ulitin ko lamang, Mr. Chairman, sila po ay narehistro lang din noong September 17, 2019. Dalawang linggo pagkatapos marehistro si Pharmacy. At base po sa kanilang registration, nai-amend lang po na sila ay supplier ng medical supplies noong September 24, 2020 lamang din po. Ito po yung supplier na hindi binanggit ni Pharmacy pero lumabas sa records ni BIR. Pag pumunta naman po tayo dun sa Tiger Phil na binanggit ni Pharmacy pero lumalabas po sa records ng BIR at ng barangay, si Green Trends ay may 94 open cases, Mr. Chairman. Nung huling hearing po, na ako po ay nakaalis na nung tinanong nyo kung ano ibig sabihin ng open cases. Ang ibig sabihin po ng open cases, para sa ating mga kababayan, sa lahat ng taxpayers, alam po nila yan. Ito ay ang mga mandatory tax returns na hindi na-file sa BIR. Kaya lumalabas sa system ni BIR, open cases po ang tawag doon. So si Green Trends po, mula nung narehistro siya, wala po mga tax returns na na-file, kaya umabot ng 94 open cases. Kasama na rin po ang annual income tax return na hindi na-file ni Green Trends. At sabi po ng barangay, sa kanilang barangay certification, wala din pong Green Trends doon sa registered address, Mr. Chairman. So, lumalabas po doon sa kinlaim na 9 million na binenta ni Green Trends kay Tiger Phil, at binenta naman ni Tiger Phil ng 12 million kay Pharmacy, at binenta ni Pharmacy kay PSDBM na 13.9 million, lumalabas po walang record yung Green Trends, Mr. Chairman. Samantalang si Tiger Phil, na kinlaim nila, hindi naman din po dineklara sa BIR si Tiger Phil as supplier, Mr. Chairman. So sa pagkakataon po na ito, hayaan niyo pong ibigay ko yung summary findings natin sa lahat ng dokumento na naisumite po sa amin ng Senate Blue Ribbon Committee. Dito po pagtitibayin natin o babanggitin natin yung mga provision ng ating tax code
na maaaring na-violate or dapat bigyang pansin dahil may kaukulang penalty o sanction ang paglabag dito. Ang una po yung Section 248B ng Tax Code, yung pag-claim po ng mga deductions na higit sa 30% dun sa totoong or valid na mga deductions, meaning yung pagdadagdag po ng mga deductions na or purchases na hindi suportado ng dokumento ng resibo o ng mga lehitimong supplier. At yung Section 255 po, ang failure to supply correct and accurate information. Malinaw po sa ating tax code na ang mga officers or board of directors kasama ang mga employee o accountant na may pananagutan sa pagre-report nito ay liable sila. At ano yung mga findings na nakita po natin base sa audited FS at sa mga tax returns? Andito po yung unsupported expenses na lumagpas po sa 47% yung unsupported. Yung 32 million over declaration ng expenses, ibig sabihin more than 44% po ay hindi rin po suportado o ito ay lagpas sa actual na expenses na kinlaim nila. Yung 1.3 billion under declaration ng expenses, 74 million unaccounted cash, 60 million undisclosed payables, 33 million unsupported or no disclosure or wala pong certificate of donation dun sa kanilang kinlaim na donation, at ang 13.9 million na sinupply ni Tiger Phil ay hindi rin po nadeklara. So yan po yung mga sakop nitong Section 248B at Section 255 ng ating tax code. At base din po sa ating tax code, ito po ay may statutory offenses or penalties na aabot sa 10 million na penalty at pagkakakulong hanggang 10 taon, at ang at ang failure to file return or pagsusupply ng tamang information ay punishable din po hanggang 10 taon na pagkakakulong, Mr. Chairman. Pagdating naman po dun sa ibang kumpanya, Section 257 pa rin ang ating tax code, making false entries, records or reports, or using falsified or fake accountable forms. Ito po yung mga pharmaceutical company kasama ang kanilang board of directors, auditor, pati po yung nag-prepare nung FS. Pai Hong Realty Corporation kasama ang kanilang auditor, Pai Li Holdings kasama ang kanilang officers at auditors, Mr. Chairman. Yan po ay meron din parehas na statutory offenses and penalties. Idudugtong ko lamang po dahil napag-usapan natin nung previous hearings kung ano ang pananagutan nung auditor at nung in-outsource na bookkeeper at nag-prepare ng FS. Malinaw po sa ating tax code na kung ang may pananagutan ay ang certified public accountant, pwede pong ma-revoke ang kanyang lisensya. At kung ito naman ay may mga foreigners, pwede pong ma-deport immediately after serving the sentence. Ibig sabihin po, babayaran muna yung penalty, yung buwis na dapat bayaran, may penalty at kasama pa rin po dun yung pagkakakulong, then i-deport po sila immediately kung foreigners po yung involved. Para naman po dun sa nag-prepare ng FS, as FS preparer, pwede rin po makansila o masuspindi ang kanyang CPA license, Mr. Chairman. Dugtong po lamang din po yung iba pang kumpanya na may open cases. Ulitin ko po, pag sinabing open cases, hindi po sila nakapagsumite o nakapag-file ng mga tax returns sa BIR. At ito po ay base sa report na sinumite ng BIR, Mr. Chairman. So, nandyan po ulit si Green Trends na hindi talaga nag-file kahit income tax return. Si DCLA Plaza, si XRL Holdings at si Yangtze Group Trade. At ito pong anim na tao na to, Mr. Chairman, si Jason Uson, Rose Nonolin, Yang Hongming, Lynch, Wei Xiong, Yusin Zeng at Gerald Cruz, sila po yung mga common directors sa iba't ibang kumpanya na may mga open cases din po, Mr. Chairman. Ano po ang ibig sabihin kung hindi nakapag-file ng return? Mr. Chairman, pag hindi po nakapag-file ng return at napatunayan na may operation o may kinita yung tao o yung kumpanya at ito ay lumagpas sa 30% na under declaration, pasok po itong agad, prima facie evidence ng tax evasion po yan. At malinaw po sa ating tax code, ito ay criminal violation na may multa hanggang 10 million, karagdagdag sa dapat na buwis na bayaran, at may penalty na 50% surcharge at 12% interest bawat taon.
at may pagkakakulong ng 6 hanggang 10 taon, kasama po lahat siya doon sa tinatawag na statutory offenses and penalties. Pero sa Section 253 of the Tax Code, Mr. Chairman, meron pong dinagdag yung ating tax code. Kapag ang involved ay foreigner, may karagdagang deportation immediately. I-deport po kagad pagkatapos bayaran ng mga multa at iserve yung pagkakakulong. Kung public official naman po, whether elected or appointed, ito po ay may dismissal, shall be dismissed from public service at may perpetual disqualification from holding any public office to vote and to participate in any election. So, ibig sabihin po, kahit in-appoint lang po siya, hindi na po siya pwedeng ma-appoint kapag napatunayan na siya po ay may criminal violation ng ating tax code. At kapag CPA naman po, may revocation po ng CPA license. Idudugtong ko lamang din po, Mr. Chairman, na sa previous hearing na binigay din pong report ng BIR na invalid po o wala pong record si Ms. Crizel Mago at si Gerald Cruz. At saka itong si Crizel Grace Mago, invalid din yung kanyang BIR 10 number. No? Wala ding record. At yung si Gerald Cruz, na itong sinasabi nila, isa sa mga supplier daw nila, ay invalid din yung TIN. Diba? Valid din yung TIN number. Wala ding record sa BIR. So, yan dapat ay nakipagtulungan na yan, yung mga lahat ng ahensya, kung gusto nila talaga. Kasi parang iwan ko laba, but masyado silang, hindi nila pinapansin ang ganitong pabingi-bingihan, no? At talagang napakalaking ito palaisipan no, na malaking nawala sa ating bansa. Bagamat hindi ko naman sinasabi, sa halimbawa sa binili ng gobyerno dito sa Parmal, napakinabangan din naman yan. Nga lang, yung mayroon talagang kumita kay kikita mo kasi kung mga legit naman ang ginagawa nila, bakit ka natatakot ipakita yung mga dokumento, yung hinihingi ng mga ilang mga senador ay hindi mo maibigay. Ako, hindi ko sinusuportahan si Senador Drilon, kahit nung tumatakbo yan ng senador, hindi ko sinusuportahan. Tinitingnan ko lang kasi, mga kabanat, yung pagdinig yung pagiging patas na kasi sa akin kasi, kung wala ka namang tinatago, bakit ka ayaw sumipot? No? At bakit ayaw mo ibigay yung dokumento? Ganun. Ibig sabihin, may mali.